Hi guys, this is Benji Palaran Jr., your licensed real estate broker. Magandang araw sa inyo lahat. And we finished another house tour dun sa ating past videos. And ito na naman, we have a new real estate tips. So ano yung topic natin for today? Ano bang maganda? House and lot or condo? Yan ang ating i-discuss for this video. Okay guys, before I give those information, please subscribe to my channel. Press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking mga videos, house tours, and real estate tips, and other vlogs guys. Para mag-grow ito. So tara na, alamin natin itong mga pagkakaiba ng dalawang property na ito. Ngayon, naghahanap kayo ng sarili niyong property and maraming tatanong sa aking mga buyers ko or past buyers ko, ano ba mas maganda? Condominium ba or bahay lupa? So, sa akin, maraming pagkakaiba yung dalawang property ito at itong video ito makakatulong sa inyo. So, alamin natin ano yung pagkakaiba ng dalawang property nito. Una, location. Ang condominium ay mostly located sa Central Business District. Ano yung Central Business District? Ito yung mga cities. Yung mga, andyan yung negosyo, andyan yung mga call centers, andyan yung mga commercial businesses na establishment. So, pagbaba mo, andun na yung kailangan mong gawin. At saka, very accessible yung mga convenience store, everything. So, yun yung maganda sa location ng Central Business District sa condominium. How about naman sa lupa at bahay? Siyempre, mostly ng bahay at lupa ay nasa outside of Metro Manila na. Yun. Or, malapit man siya sa Metro Manila, kaso andun na siya sa bandang Bulacan, Cavite, yun na po ang mga bahay at lupa. Doon na po ginagawa yung mga gusto nyong bahay. Like single detached, townhouse, or iba't ibang klase ng bahay. Number 2, cost. As you buy a condominium, iba ang presyo ng condominium sa bahay. Dahil nga po sa location. So, ang condominium ay more pricey sa bahay. But depende ito what property? Kasi may tinatawag tayong first class and class or third class na property. But, i-discuss ko lang in general na most pricey ang condominium because located siya sa mga prime areas or central business district areas. So, tumataas din yung presyo ng kapatbahay. At depende ito sa size na pinili mo. Kung one bedroom ba to, two bedroom, or studio. And how about sa bahay? So, ang bahay naman, ang maganda sa bahay, meron namang structure ang payment ng bayad or cost ng bayad sa bahay. Mas mura siya. And more flexible. Dahil kasi, pwede ito sa pag-ibig. Pwede nyo i-flexible sa pag-ibig ang inyong bahay at lupa. Sa condominium, konti lang nag-o-offer ng pag-ibig. Sa bahay, may nag-o-offer ng pag-ibig loan. And mas hamak na mas mababa ang bahay lupa na presyo dahil kasi nga mas malayo siya sa city or sa central business district. So mga 2 hours kasi yan ang nangyayari. Unti-unti na di-develop ang ating city or yung area ng Metro Manila, syempre tumataas din ang presyo or nagkakaroon ng improvements. But here now, ang maganda ngayon sa Cavite and Bulacan ay nati-develop na rin ang public transportation. So, within 5 years or 3 years, meron na tayong MRT on those parts. Diba? So, tumataas din yung presyo ng bahay lupang binili nyo dun sa area nyo. So, panalo pa rin kayo kung bahay lupa ang binili nyo or condominium ang binili nyo is a good investment. Basta real estate, walang talo pagdating sa investment. Number 3, convenience. So, a condominium naman kasi is convenience ang binili mo doon. Dahil kasi nga, andun na lahat sa condominium, may gym na. Depende sa condominium na binili nyo guys ha. May gym na, meron basketball court, meron ng amenities na tinatawag.
So, andun na yung store, yung commercial area, yung labahan. So, pagbaba mo, andun na yung banko, andun na yung kailangan supermarket. Andun na yung mga necessities na andun na. Kasi binili mo yung condominium. Hindi naman as a titirahan mo, is your lifestyle din. Kasi nga, gusto mo yung city life. So, andun na lahat yung hinahanap mo. So, very convenient yung pagbili mo ng property. Or, pagbili mo ng property, mas malapit siya sa work ko. Bisa, sa naman sa bahay't lupa naman, ang maganda naman sa bahay't lupa, wala naman sa, malayo siya sa tinatawag ng ingay ng isang siyudad. Naks, alalim, no? Kasi yun yung sinasabi ng most of my buyers, yun yung napapansin ko. Gusto nila tahimik, wala yung pollution, wala yung ingay ng mga busina, masyadong maraming tao, ganun yung sa bahay't lupa. Dahil kaya, located siya sa mostly outside Metro Manila. So, yung, ano yung tinatawag na sa convenience yun? Sa bahay't lupa, meron mga kasing malapit na sa palengke, siyempre, one ride sa palengke, or sa isang sakay sa tricycle. Yun yung sinasabi natin na degree of convenient na tinatawag doon sa real estate. That's my term, guys. Dahil kasi nga, malapit sila doon sa utility. But it depends sa inyo. Kasi mamili pa rin kayo anong level of convenience and location yung pipiliin nyo. So, pag-aralan mabuti kung ano yung bibili nyong property. Number 4, sizes or size. Kasi guys, pag bumili ka ng condominium, syempre, merong variation of sizes yan. Sinabi ko nga, kung studio, 1 bedroom, 2 bedroom, or 4 bedroom, or penthouse ang bibili nyo. So, iba-ibang sizes, palaki-palaki yung sizes, pamahal na mahal yung presyo. Siyempre, kung malaki yung square meter na gusto mong bilhin, mas malawa, siyempre, yung price ko rin din, magbabari din. So, yun yung mangyayari sa kung bumili kayo ng condominium. So, it depends pa rin sa inyo kung gusto nyo yung ganong setup. Sa bahay naman, mostly, 2 bedroom or 3 bedroom naman yan. Or minsan, open yung space nila. Or open yung interior, yung living space. So, depende na yan. Pwede ka mag-customize kung gusto mo siyang gawing 2 bedroom. Mas malaki yung master bedroom mo. Pwede mo i-customize yung partition mo na tinatawag. Kasi most of na binibili sa bahay ay open yung taas nila. So, open yun. So, kayo na lang bahalang magpagawa ng partition nyo. So, magastos naman. Sabi nyo, hindi naman magastos yun. Siyempre, mas maganda kung bahay mo o sa iyong tirahan. Siyempre, propaganda yung mga yung dream mo para sa pamilya nyo, di ba? So, ganun din. It depends sa inyo talaga kung anong gusto yung setup or team ng yung tirahan. So, pag-aralan ito mabuti. Travel cost. Importante ito, guys, ha? Sinabi ko nga, besides number one, location, you have to compute your travel cost. Sinabi ko sa inyo, pag bili sa condominium, pricey nga siya, kaso you save time. Kasi nga, nasa, located siya sa city, sa mga siyudad. Pagbaba mo, sakay ka na lang, andun na yung opisina mo. Or pagbaba mo, lalakad ka na, andun na yung trabaho mo. Or kung pupunta sa mall, or anong importanteng meeting kang pagpunta doon, hindi ka na pupunta sa mahaba-habang pila ng MRT or hinintay ka ng taxi or grab. Kaya, convenience and yung cosmos for traveling. Kasi nga yung time is, kung bumili ka nga sa condominium, time yung binabayaran mo. Yan yung lifestyle mo. Very busy ka, gusto mo yung syudad. Time ang binabayaran mo dun sa condominium. Yun yung investment mo. How about sa bahay't lupa? Siyempre, sa bahay't lupa, mostly, ginagawa na sa outside Metro Manila. And I'm not against a house and lot, guys. I want to have a house and lot. Siyempre, yan ang mga pangarap ng isang pamilyadong katulad natin. Siyempre, mayroong house and lot sa
family natin. So, yun yung gusto ko rin, di ba? So, located naman sila sa outside Metro Manila, almost, di ba? May mga bahay naman located din sa mga prime area, but iba na rin yung pressure, di ba? Kung hindi naman kakayari, why not? Dun na sa outside Metro Manila, so I can go back from, I can travel to my office or dun lang ako sa convenient na travel ko. So, kailangan mo rin kasing compute yung travel cost mo. Siyempre, yung oras mo, plus yung traffic, di ba? So, pag-aralan mabuti, fresh air and open space. Yan. Mas gusto ko sa akin lang to, guys. Pareho naman silang may open space, ang condominium and house and lot. So, punta tayo sa condominium. Sa condominium, may tinatawag na open space ang area. So, yung open space, pwede ka doon tumambay or you have your own activity like yoga. Meron po tayo doon sa amenities area. Siyempre, since amenities area, may ka-share ka na unit owners na tinatawag. So, nagagamit niya yun. Kasi nga, part of the amenities. May mga open spaces din ang condominium. But hindi kasing laki ng open space ng bahay lupa or yung tinatawag na subdivision. Kasi nga, may mas malaki yung open space nito. They have parks, they have their own basketball court. Depende yun sa amenities ng subdivision. So, pag-aralan mo buti kasi may mga amenities na kayong binabayaran for the condominium, which is the association dues. And meron naman rin kayong bayaran sa subdivision is subdivision dues. But depende pa rin ito sa property na binili nyo. Siyempre, may computation yan. So, pareho may open space, mas malaki lang yung open space ng house and lot. Kasi paglabas mo, may bakuran ka, di ba? Yun yung maganda sa bahay. So, if you want to have yung parang lifestyle in the city, you can go to your balcony, see the view of the city, the yung night sky, yung pagbubog ng araw, di ba? Or yung busy streets na tinatawag kung gabi, kung nakikita mo yun. At sa bahay naman, maganda rin kung ano, you have your open area na pwede kang makipag-usap sa kapibahay mo, di ba? At saka, syempre, pwede kang umupo ka sa sarili mong bakuran. Di ba? Yung may bahay. Yung pagkakaiba ng sidrawa eh, may bakuran ka. Sa condominium, balcony. Kung wala nang balcony, may open space ka, which is the amenities area. So, yun ang pagkakaiba ng dalawa. Expansion. Ito ay pagkakaiba ng dalawa about expansion. Kasi, sa condominium, limited ang yung expansion. Or, ano yung binili mo, dun na lang yung property mo. Kaya, yun lang yung pagkakaiba ng dalawa. Kasi nga, kung binili mo 2 bedroom at 80 square meter yung 2 bedroom mo, doon na lang po ang pwede mong gawin. Ang gagawin mo lang, kung gusto mo lang, kumuha ng partition. Ba't hindi mo pwedeng expand? Siyempre kasi may katabi ka ng unit, di ba? Hindi po pwede yun. Unless kung bibili mo yung katabing unit para mag-expand ka. Yun. How about sa bahay at lupa? Pwede magkaroon ng expansion, but depende ito sa binining laki ng lupa. Halimbawa, bumili ka ng 120 square meters na land area, tapos yung square meters lang ng living area mo is 60 square meters lang. Eh gusto kong expand to ng parang garahe ko or another room, pwede. Basta i-approve mo lang sa structural engineer mo or architect yung plano mo. At plus may permission kang for construction dun sa subdivision office or sa developer. Kasi may mga patakarin pa rin susundin kung mag-expand ka or i-improve mo yung bahay tupa mo. Security.
Ang pagkakaiba sa dalawa about security, pareho naman mayroong guards, pareho, but mas secure ang condominium. May mga balita na bakit na nanakaw ang condominium, depende rin dun sa kinuha nilang agency na guard, di ba? Na naka-roving dun sa condominium. Kasi mostly, ang condominium ay more security guards. Kasi nga, nagbabayad ka ng mas malaking dues rather than sa bayad to pa. But it depends pa rin. Pareho naman silang have security. But more tight talaga kung condominium. Sa subdivision naman, sa bayad to pa, sometimes, kung bumili ka ng bayad lupa, hindi naman pala subdivision yung nabili mo, lupa lang, tapos ginawan mo. Siyempre, sinong bet ang bantay mo? Siyempre, yung aso mo. Sabi nga nila. So, yun yung pagkakaiba. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Kasi nga, nagbabayad ka ng amenities sa condominium, sigurado may security card ka. But it depends sa bayad lupa. Kung yung bayad lupa, hindi naman kayo member ng association or yung bayad lupa nyo hindi located sa subdivision at bumili kayo ng lupa at bahay outside subdivision, kasi mostly ang binibili minsan ng ating mga buyers na or mga kliyente ko ay ayaw nila yung gawa sa developer, gusto nila yung bibili sila ng lupa at papatayo na ng bahay dahil kasi mas mura daw yon. And syempre may pagkakaiba yung dalawang yun kasi may mga tinatawag ng advantages at disadvantages yung type ng ganung bahay, but I'll provide that topic to another video para malaman mo kung mas maganda ba kung bumili ka ng developer or sa sarili ko na lang diskarte, di ba? So, yun ang pagkakaiba about security. Next is dues. Ano tong mga dues na ito? So, each property may mga tinatawag na dues. Sa condominium, tinatawag itong association dues. Sa subdivision naman, may tinatawag na subdivision dues. So, ano yung pagkakaiba nito? Malaki. Kasi sa condominium, ang binabayaran mo sa dues ay yung guard, yung security, maintenance ng building, yung garbage collection nyo, yung pag-repair ng mga public yung amenities nyo, paglinis ng swimming pool, gano'n. Yun yung association dues. So, per square meter po ang computation. So, ano yung mas malaki? Bahay at lupa? Depende pa rin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. So, ano yung sa bahay naman? Ganun din yung nagkakaroon rin ng association din ang subdivision. Pinagmimitingan yan. But mostly, mas mataas ang dues ng condominium dahil mas marami kasi amenity ang condominium sa subdivision. So, depende pa rin ano yung no-offer ng property na binayaran nyo. So, yun lang yun. Depende pa rin sa no-offer ng property na binili nyo. Pets! Yan, sa mga dog lover dyan, saka cat lover, minsan may exotic animal lover. Okay, may pagkakaiba sa rules and regulations sa condominium at saka sa bahay lupa pagha-handle ng pets. So, sa condominium, merong mga condominium na pumapayag sa mga pets. But, very few lang yung ma-accept ng pets. Most of the condominium, bawal po ang pets. Yan ang masasabi ko. Oh, that's a bad use. Sabi nga, kung meron kang kuting o meron kang askal na kasama, hindi, aso na alaga nyo, siyempre, pinagbabawal yon kasi nga, yung amoy ng kanilang sabihin natin, yung amoy ng isang animal, minsan may mga allergies yung mga kasama mong unit owners. So, depende pa rin ito sa rules and regulations or policy ng project na binili nyo ng condominium. But mostly, bawal po ang pets sa condo. How about sa bahay lupa? Pwedeng-pwede ang pets. Kasi nga, because of
mas malaki yung office space nyo, may sarili kayong bakod. Siyempre, pwede po ang pets. Siyempre, yun lang po. Kontrolin lang yung pets nyo na hindi siya ma-istorbo dun sa kapitbahay nyo. Yun nyo. Pwede ang pets po dun sa bahay lupa o sa subdivision. Basta be responsible pet handlers or pet lovers, sabi nga. May karagdagang responsibilidad pagdating sa pag-aalaga ng pets. And next is the 50-year building rule. Yan. Ito ay applicable sa building or sa condominium. Kasi nga, may batas tayo or may Condominium Act of 7426, Condominium Act, na may 50 years ang life span ng isang condominium. Tinatawag. Kasi hindi po yun. Meron tayong video about that. I can provide you that video on my description about the 50-year rule. Kasi po, ang 50-year rule ay depende ito sa nag-handle ng property management ng condominium. Kung matibay-tibay at maalaga yung gumagawa ng property, hindi ito iba. Igigiba. Sa bahay't lupa, may property management ba kami? Wala po. Since kayo ay may bahay't lupa, kayo na po ang mag-maintain ng bahay ninyo po. Yun ang pagkakaiba. Kasi nga, nagbabayad ng association dues yung unit owners sa condominium kasama yung maintenance doon, yung property management. Kumbawa, may nag-crack na tiles doon sa amenities. Di ba? Papalitan nila yun. Si developer ang magpapalit. Kasi may ano silang property management. How about yung nasira yung tiles ko sa loob ng aking unit? Siyempre, pwede na palitan kaso kayo magbabayad sa repairs na tinatawag. Sa bahay, ano man masira dyan sa bahay, mayroong tulo sa yero, may crack sa tiles nyo, nasira yung doorknob nyo, kayo po ang gagawa. Or, pwede kayo rin tumawag ng property management doon, sila ang gagawa at meron silang karagdagan na charge. Yun ang pagkakaiba ng dalawa pagdating sa 50-year-old rule building. I hope may natutunan kayo din sa video na ito. Ano yung pagkakaiba ng bahay at lupa? Ano yung maganda? So, ito lang answer ko sa inyo. Depende sa inyo, ano yung preference ninyong, ano yung pangangailangan ninyo sa pagbili ng property. So, preference pa rin ng buyer yan o kayo po. So, I'm not against with bahay, I'm not against with condominium. Pareho silang magandang investment, pareho rin silang magandang tirahan. So, depende rin po sa inyo. Pag-aralan mabuti ang pagbibili ng property, and this is a long commitment kung gusto nyo talaga magkaroon ng sarili ang tirahan. Sana naman may natutunan kayo dito sa video na ito or nakatulong ako sa video na ito about real estate, condominium, or bahay't lupa. And please press the bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. And subscribe, guys. So, see you to the next video. And bye, guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video.